The DNR Forest Management Bureau has been actively collaborating with the Food and Agriculture Organization of the United Nations to promote forest and landscape restoration, or FLR, in the Philippines with the aim of building capacity in FLR approaches to improve the flow of forest ecosystem services and enhance sustainable livelihoods for local communities and forest-dependent peoples through the restoration of environmental stability and productivity of degraded forests and forest landscapes. The Forest Landscape Restoration Mechanism strengthens the capacity of multi-stakeholder governing bodies and communities to restore and sustainably manage the natural resources. The commitment of the community leaders and members, primary stakeholders, engagement, consultation and decisions on the planning, implementing, and managing field activities are critical for smooth and successful field implementation. Ginda ko nga nadawat aning FLR kanig yung kahibalo. Ang aktibidades nga among gihimo, trainings, aktual nga demo, dayon saon namo pag-contour, saon ang distancing sa pagpananom. Gitudluan pod mi nila paggamit itong A-frame para pag magsige ag-uwan, ang mga yuta dili nung abot dito sa ubos. Sumapabilin ang katambok sa among yuta. Salamat mi nga niabot ang maong project tungod kay ang among ginahimo, naghimo naman mi og fire line sa among area, gihapi na mo ang among area. So ug dunay mga kalamidad like sunog, murag di na siguro kaadyo ka penetrate ang kayo. Mubalik na pud among panginabuhian human sa kalamidad tungod kay gitagaan mi og pundo libre, patamnon mi ang tanom amo pagajod, ang abot amo pa. Pinagi dining maong project nga FLR, naot panta nga kaming mga mag-uuma o ni makahatag na mo o kaugmaon para sa among pamilya. Malaking bagay po talaga yung pagdating ng FLR sa amin kasi bukod sa sarili na naming lupa yung tinataniman namin, may allowance kami. Ang regenerants po, yung mga punong kahoy na tumubo na dyan, yun na lang yung aalagaan natin at palalakihin. Sa firebrick naman po, hihintuan ng apoy yan. Yung firebrick na yan ay nagiging greenbelt din po pag panahon naman ng tag-ulan kasi naandun yung mga pananim. Saka sa lukuyan po kasi yung mga naunang fire line namin na natinaniman ng saging, ayun po yung inani ko. Bali na ibenta ko naman po siya ng 650 yung dalawang buwig. Sa pamilya namin, tinitiyak ko na malaking may tutulong kasi nga pagkakakitaan talaga namin. Nung dumating na yung FLRM, ay nagkaroon na po ng lecture, o discussion, una po doon sa aming barangay para maintindihan po ng mga tao ang mga binabalak o mga plano nila na mga activity po dito sa amin. Yung mga regenerants po namin, hinahanap namin yan. At kung open ang area, nag-augment po kami, augmentation. Nagbigay po sila ng mga pananim para doon sa green belt, yung kamote, yung saging, yung mga ibang fruit trees na po pwede doon sa green belt. Sa pagdating ng araw, ng mga ilang buwan, eh magagamit na namin yan. Pwede na namin ibenta sa market. Yung iba naman, kakainin namin ng aming sambahayan. Nawa ay maging makasaysayan ang FLR na ginagawa namin dito. At para naman ay patuloy na mapalaganap ang FLRM dito sa aming lugar, susuportahan po namin ang project ng FLRM.